Hello mga ka-Reggie to Learn! Ako muli, si Binibining Reggie. Muli tayong magsasama-sama sa ating panibagong kaalaman sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikatlong baitang. Handa na ba kayo mga bata? Balik-aral! Anong kaalaman ang ating tinalakay nung nakaraang aralin? Tama! Pagtitiwala sa sarili. Bakit mahalaga ang pagtitiwala sa sarili mga bata? Magaling! Dahil ang pagtitiwala sa sarili ay makakatulong upang maipamalas mo ang iyong angking talento at kakayahan. Mukhang handa na ang lahat sa ating panibagong aralin. Tara na mga bata! Buksan ang mata, ang tenga, at bubusugin ng kaalaman at aral ang ating mga puso at isipan. Tara na mga bata! Aralin, malusog na katawan, damdamin at isipan, pangalagaan. Sa araling ito ay tatalakayin natin ang pangangalaga sa sarili upang magkaroon ng malusog na katawan, damdamin at isipan. Mga bata, maipapakita ko sa inyong larawan. Ano ang iyong napapansin sa larawan? Tama! Isang batang malusog. Ibig niyo rin bang maging malusog, mga bata? Magaling! Kung gayon, ay atin nang talakayin ang mga gabay sa pangangalaga sa sarili. Una, maligo araw-araw. Mga bata, bakit mahalaga na maligo araw-araw? Magaling! Para mawala at makaiwas sa mga germs at bakterya na maaaring magdulot ng sakit. Ikalawang bilang, alagaan ang buhok. Lagyan ng shampoo ang buhok. Suklayin ito upang kumintab at matanggal ang mga dumi sa anit. Bakit naman kailangan nating linisin at ayusin ang ating buhok? Magaling! Upang mawala ang dumi sa ating anit at ulo at hindi tayo magkakuto. Ikatlo, magsipilyo ng ngipin. Mga bata, ano ang kailangan gamitin sa pagsisipilyo ng ngipin? Tama! Toothbrush at toothpaste. Magaling! Ngayon naman mga bata, tuwing kailan kayo dapat maglinis o magsipilyo ng ngipin? Magaling! Pagkatapos gumising sa umaga, pagkatapos kumain ng almusal, tanghalian, at hapunan. At bago kayo matulog. Mga bata, mahalaga na kayo din ay bibisita sa inyong dentista upang lalong mapangalagaan ang inyong mga ngipin. Ika-apat, kumain ng masustansyang pagkain. Bakit kailangan natin kumain ng mga masusustansyang pagkain? Tama! Upang mapanatiling malakas ang ating katawan at tayo ay maging malusog. Ikalima, uminom ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw. Bakit kailangan nating uminom ng 6 hanggang 8 basong tubig araw-araw? Tama! Upang ang ating katawan ay may sapat na tubig. Ika-6, maghugas ng kamay bago at pagkatapos kumain. Tuwing kailan dapat maghugas ng kamay? Magaling! Bago tayo kumain at pagkatapos kumain. At syempre, kailangan nating maghugas ng ating kamay
kapag tayo ay humawak ng maduming bagay. Ikapitong bilang, gupitin at linisin ang mga kuko sa kamay at paa. Mga bata, mahalaga na magpatulong kayo sa inyong magulang o sa nakakatandang kasama sa inyong bahay sa paggupit ng inyong mga kuko sa inyong mga kamay at paa. Dahil delikado ito kung gagawin nyo ito ng nag-iisa. Bakit kailangang putulin at linisin ang mga kuko sa ating mga kamay at paa? Magaling! Upang matanggal ang dumi na nakasingit dito at mawala ang bakterya or germs na maaaring magsanhi ng sakit. Ikawalo, mag-ehersisyo araw-araw. Bakit kailangan nating mag-ehersisyo araw-araw? Tama! Upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Ikasiyam, matulog sa tamang oras. Bakit kailangan na matulog sa tamang oras? Tama! Upang mapanatili ang masiglang katawan at kaisipan. At para sa karagdagang pangangalaga sa sarili, upang COVID-19 na sakit ay maiwasan, ay kinakailangan ang mga sumusunod. Magsuot ng face mask. Magsuot ng face shield. Mag-alcohol. At ang pinakamahalaga, kayo mga bata, ay huwag lumabas ng bahay. Dumako na tayo sa ating unang gawain, panuto. Suriing mabuti ang larawan. Gumuhit ng masayang mukha kung nagpapakita ito ng magandang gawi. At malungkot naman na mukha kung hindi. Una, bata nagsisipilyo. Masaya, malungkot. Ang tamang sagot ay masaya! Batang nagkasakit. Masaya, malungkot. Ang tamang sagot ay malungkot. Bata nag-eehersisyo. Masaya, malungkot. Ang tamang sagot ay masaya. Batang naghuhugas ng kamay. Masaya, malungkot. Ang tamang sagot ay masaya. Batang kulang sa tulog. Masaya, malungkot. Ang tamang sagot ay malungkot. Magaling mga bata! At upang mas mapalalim ang ating kaalaman, ay dumako na tayo sa ating ikalawang gawain. Panuto. Piliin ang titik ng tamang sagot at isulat ito sa inyong papel. Unang bilang, ang batang malusog ay patlang. A. Sakitin. B. May aktibong katawan. C. Magaspang na balat. D. Madaling mapagod. Ano ang kasagutan ninyo? Tamang sagot ay letrang B. May aktibong katawan. Ikalawang bilang. Ang pagkain ng masustansyang gulay at prutas at pag-inom ng gatas ay nakatutulong sa ating patlang. A. Kaisipan. B. Kapitbahay. C. Katamaran.
PhD, katamlayan. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang A, kaisipan. Ikatlong bilang. Ang pagsisimba tuwing Linggo ay nakatutulong sa ating patlang. A, pag-inom. B, paglalaro. C, pananampalataya. D, pagpapasya. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang C, pananampalataya. Ikaapat na bilang. Gaano kadalas maligo ang isang tao? A, bihira. B, araw-araw. C, hindi naliligo. D, tuwing ikalawang araw. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang B, araw-araw. Ikalimang bilang. Ang pagtulog sa tamang oras ay nakatutulong sa ating patlang. A, kalikasan. B, kaliksihan. C, katamlayan. D, katawan. Ano ang kasagutan ninyo? Ang tamang sagot ay letrang B, kaliksihan. Ikatlong gawain. Panuto, ayusin ang ginulong letra upang mabuo ang mga salita na tumutukoy sa pangangalaga sa sarili. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, ito ay paglilinis ng katawan sa pamamagitan ng pagsasabon at pagsashampoo ng buhok. Ano ang kasagutan ninyo? Paliligo. Ikalawang bilang. Paggalaw ng katawan upang pawisan. Ano ang kasagutan ninyo? Tama! Pag-ehensisyo. Ikatlong bilang. Pagtatanggal ng mga kalat at dumi. Ano ang kasagutan ninyo? Tama! Paglilinis ng bahay. Ikaapat na bilang. Halimbawa nito ay isda, gulay, at prutas. Ano ang kasagutan ninyo? Masustansyang pagkain. Ikalimang bilang. Ito ang ginagawa sa nabubulok at hindi. Ano ang kasagutan ninyo? Tama! Paghihiwalay ng basura. Magaling mga bata! At ngayon naman mga bata, samahan ninyo ako at sabayan sa tulang aking ibabahagi sa inyo na may pamagat na sarili ko, pangangalagaan ko. Sarili ko, pangangalagaan ko. Ating katawan ay biyaya ng may kapal. Kaya dapat alagaan at pahalagahan. Malinis na puso at bukas na isipan. Ang ating sarili, ating kabuuan. Ang sarili natin dapat pag-ingatan. Dagdagan ng kaalaman ang ating isipan. Pagbabasa ng aklat, hindi kalilimutan. Mga maling gawain ay aming iiwasan.
ating katawan, mahalin at pangalagaan. Wastong pagkain lamang ang laman dapat. Pag-eersisyot, wastong paglilibang. Kailangan lagi ng ating katawan. Ika-apat na gawain. Panuto, isulat ang mga nabanggit na pag-iingat at pangangalaga sa sarili mula sa tulang binasa. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ayon sa tula, mapag-iingatan at mapangangalagaan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng patlang. Mga bata, ano ang kasagutan ninyo? Magaling! Ayon sa tula, mapag-iingatan at mapangangalagaan ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pag-eehersisyo, pagkain ng wasto, pagbabasa ng aklat, paggawa ng mabuti, pagkakaroon ng malinis na puso, bukas na kaisipan. Mahusay mga bata! Tapos na ang ating mga gawain mga bata. Sa tingin ko talaga ay natuto kayo sa ating aralin. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan. Kaya ipagpatuloy ang pangangalaga sa sarili upang magkaroon ng malusog na katawan, damdamin at isipan. O paano mga bata, magkita-kita tayo muli sa ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao sa ikatlong baitang. Dito lang yan sa DepEd TV! Tapos na ang aralin, mga ka-ready to learn, mga natutuhang sa buhay natin. Magkikita pa tayo sa susunod na araw. Ngiti ka lang, laging magdasal, maging mabuting tao. Paalam.